Hi guys, Maylock Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga air signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Gemini. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Gemini sa mga susunod na mga araw? So we have here the Page of Wands. Merong air sign dito na maaaring kukontak sa'yo. Makikipag-usap. Parang susuyuin ka. At pwedeng meron na siyang na-realize or pwedeng baka ikaw yung may marirealize about sa kanya. Kasi parang nag-iisip ka dito tinitimbang mo pinapakiramdaman mo kung ano yung intention niya siguro sa pag-reach out niya sa'yo. Kasi sinusuyo ka niya dito. At parang pinapaamo ka niyang muli And then we have here the Magician. So may tendency itong tao siguro na ito na magmanipula. Kaya kasiguro medyo nag-aalinlangan sa tao na ito. And then we have the Two of Swords. Again, indecision. Okay? Hindi ka sure sa totoong intention niya towards you. And then we have the Ace of Swords. Pero patuloy ka na makikipag-communicate with this person. Parang you want to make things clear. Ganon. Gusto mo siyang mag-explain, gusto mo talagang malaman ano talaga yung gusto niya, ano yung gagawin ninyo sa connection ninyong dalawa, ganun, parang to set the record straight. And then we have here the Seven of Cups. Again, hindi ka nagmamadali dito to make any decisions. It's like you don't want to make a mistake. Okay, parang open ka doon sa possibility na makipag-ayos sa kanya, pero ayaw mo muna kumbaga na pumasok muli pumasok doon sa relationship na yun agad-agad. Parang i-delay mo, talagang pinag-iisipan mo ng maigi. Okay, and then we have here the Queen of Swords. In other words, parang ano ka na may lakas ng loob ka na, matibay ka na, kumbaga. Kaya talagang hangman, ayaw mong gumawa talaga ng decision. You are looking at things in different perspectives, lahat ng angulo, ganyan. Gusto mong alamin lahat, parang hindi ka nagpapadala sa emotions mo. And then we have here the King of Coins. You want to make sure that this person is ready to commit to you at talagang siseryosohin ka at hindi lang basta-basta na, alam mo yun, minamanipula ka or baka may kailangan lang sa'yo. Okay, and then we have here the Justice card. And then the Six of Cups. And when you feel that it is the right time or kapag na-feel mo talaga na karapat dapat siya nang bigyan ng chance or kung halimbawa na bigyan linaw na lahat-lahat yung mga bagay between the two of you, that's the time na makikipagbalikan ka sa kanya. And then we have here the Nine of Cups, which means there's going to be contentment. Okay, emotional happiness. Kasi parang naramdaman mo at tama nga yung ginawa ko. Hindi ko minadali yung proseso. Talagang hinayaan ko siya na patunayan niya yung sarili niya sa akin. And it's worth it na parang binigyan ko muna ng panahon ang bawat isa sa amin. Kumbaga, na ayusin lahat ang mga bagay-bagay before we jump into the relationship. Kaya parang napaka-satisfying noong pakiramdam. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Gemini. Para sa mga Libra,
Okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Libra sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the Eight of Wands, which is a communication card. May makikipag-communicate sa inyo na sinungaling na tao na ang dala ay puro problema lamang at maaaring saktan ka lang niya muli. Okay, communicate, niloko, problema, sinaktan. Okay, so hindi maganda. And then we have here the Wheel of Fortune, pero ang sasabihin niya sa'yo, nagbago na ako, magbabago na ako, ayusin natin ito. And then we have here the Nine of Swords. So, ang dala niya naman sa'yo ay stress. Hindi ka na naman napakali. Gulong-gulo ka na naman yung isipan mo. Okay? And then we have here, or pwedeng siguro siya somehow, pwedeng siya yung nakonsensya siguro sa ginawa niya sa'yo. Okay, pwedeng nagkaroon ng third party dito sa situation na to at pwedeng pinagsisisihan niya na yung ginawa niya na yon. And then we have here the Hermit, and then we have here the Six of Coins. And may chance din halimbawa na kung nagkaroon ng third party nun, pwedeng wala na sila ngayon. Nalulungkot siya ngayon. So, pwedeng yun din yung reason kung bakit siya nakikipag-communicate with you. Parang meron siyang kailangan. Siguro sa'yo. Or pwedeng alam niya na sa'yo lang siya makakapunta. Ikaw lang yung makakatulong sa sitwasyon niya. Or kung ano man yung problema na kinakaharap niya. Okay? And then we have here the Nine of Wands. Pero ikaw naman, parang kang ano, hesitant ka dito. Parang binibigyan mo ng importansya yung sarili mo dito. Careful ka when dealing with this person. Kasi nga naman, hindi maganda yung nakaraan ninyo. Alam mo parang problema lang yung dadalhin niya sa'yo eh. So, parang ang gusto mong mangyari, suyuin mo ko. Ano? Ipakita mo sa akin yung sincerity mo. Okay? Bigyan mo ko ng parang oras, ganyan, attention. Ipakita mo sa akin talaga na gustong-gusto mo ko. Yun yung tumatakbo sa isipan mo. Okay? And then we have here the Sun. And then we have here the Seven of Coins. Now, ang sinasabi dito, may possibility dito na magkaroon ng magandang kahihinatnan, but you need to take your time with the Seven of Coins. May possibility meron itong magandang patutunguhan as long as you will not rush into it. Okay? And then you have read the Fool. There is a new beginning for you and this person as long as you will not be careless with the actions that you are going to take. Okay? Parang kumbaga, ipahirapan mo naman yung tao. Kasi niloko ka na before eh. Hayaan mo naman siya na ipakita niya sa iyo na talaga nga na nagbago na siya bago mo siya balikan. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Libra. Para sa mga Aquarius, okay, we will see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Aquarius sa mga susunod na mga araw. Let's see. Okay, may lumabas na nabarahan na isa. And then, which is the Three of Swords. Ano kayang ibig sabihin ni Three of Swords? We have here the Three of Wands, the Knight of Swords, and the Page of Wands. Okay, so parang you are starting to move on from a certain heartache. Okay, parang lumalayo ka na dito. Especially if you were dealing with a fire sign, Aries, Leo, Sag. Okay, talagang heartbroken, moving on, okay, taking action to move away from this Page of Wands. And then we have here the Magician, which is sinasabi mo sa self mo na kaya natin to, malalagpasan natin to. Okay, and then we have here the Queen of Swords. Huwag na natin bigyan pa ng pake yung tao na yan. Wala naman niyang silbi, ganun.
Basta nagiging strong ka dito, nagkakaroon ka ng will. Okay? Na parang alam mo na yung worth mo at hindi mo nahahayaan pa nasaktan ka ng ibang tao. And then you have fair justice because you know what is right, what you deserve. Alam mo yung karapat-dapat, justice. Okay? And then we have here the Five of Cups, which is ayaw mo na masaktan pa, ayaw mo nang umiyak pa dahil sa tao na yan. Okay, so siguro sa mga susunod na mga araw, it's more of moving on ka. Okay? And then we have here the Empress. So, mas nagiging confident ka dito with yourself. Parang unti-unti na ibabalik mo yung tawag nito, self-love mo. Pagbibigay ng importansya sa sarili mo. And then we have here the Moon. And then we have here the Star. Na tipong there is, parang sinasabi mo sa self mo na there is still hope, na huwag mawalan ng pag-asa, meron pang iba, may maganda pang future para sa'yo, na hindi ka man sure, hindi mo man nararamdaman ngayon or hindi mo man nakikita ngayon yung possibility na yon, you are telling yourself na kaya natin to, hindi ito yung katapusan. There's going to be a better future ahead of us. Ganyan. And parang unti-unti naliliwanagan yung pag-iisip mo. Okay? And then we have here the Tower. And then we have here the Queen of Wands. So, ang nakikita ko dito, you are going to make some major life changes. May tipong, kasi nga mas nagiging confident ka sa self mo eh. Secured ka. Ganyan, na parang feeling mo you can do anything, you can be anything, you deserve to be happy, maganda ka, gwapo ka, magandang sexy ka, nararapat lang na makahanap ka ng tao talaga na who will take you seriously, pananagutan ka, yung mga ganon. So, nakikita ko yung pag-rearrange mo ng life mo or pag-improve mo sa self mo. And then we have here the Page of Cups. And that is the time. After mong magawa yun, may paparating sa'yo na bagong tao. Okay? A new love interest. But for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Aquarius.